Magandang araw sa inyong lahat mga kasalapi at welcome back sa aking channel. This is Boski TV. And at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na para sa mga sunod nating video ay ma-update ka, no? At pasensya kung ngayon lang ulit tayo nakapag-video tungkol sa mga coins. Ayan, at ngayon nga ay mayroon ulit akong panibagong coins na bibilhin sa inyo, ano, mga kasalapi. Pero bago po natin yung simulan ay mayroon lang ulit tayo mga special shoutout, ano? Kaya tara, simulan na natin ito. Ayan, at sila nga po yung mga nag-comment sa ating mga video. At doon naman po sa mga bago pa lamang at gustong magpa-shoutout ay pwede po yan, ano? Mag-comment lamang po kayo sa ating video at nang para sa kasunod ay may shoutout po kita. Ayan, at balikan na nga natin yung coins na hinahanap ko at bibilhin ulit sa inyo mga kasalapi, ano? At ito na nga po yung 5 centavos na may nakalagay na 1960 yung year, ano. Bali sa coins na yan ay meron tayong year na hinahanap at yun po yung bibilhin ko sa inyo, ano, dahil ito po ang kailangan natin sa collection para makompleto, ano. At mamaya din lamang po ay ipapakita ko sa inyo. At marahil ay pamilyar na pamilyar sa inyo ang coins na yan, ano? Dahil marami pa tayong nakikita nito sa ngayon, lalo na sa mga coins collection natin, ano? At ito na nga yung kanyang pinakalikuran bahagi na may nakasulat na Central Bank of the Philippines. So coins talaga natin yan, ano? Coins ng Pilipinas. At may tatlong star sa medyo taas niya, bahagi. At may leon at kung di ako magkakamali ay may araw sa gitna, ano, at agila sa kaliwang bahagi niya. Ayan. At dun sa mga nagtatanong kung magkano natin binibili ang coins na yan, ano, ay ipapakita ko rin po sa inyo ang presyo niyan. At nag-base lamang din po tayo sa pag-search natin ay yun ang mga presyo na ibinigay sa atin, ano, ng isang website. So para mas pantay-pantay at walang malugi, ano, sa mga coins, at siyempre hindi rin malugi ang isang collector. Kaya yun po ang susundin natin na presyo. At ito nga yung year na kailangan natin sa coins na to, ano, at yun yung hinahanap ko at bibilhin sa inyo. At ito nga po yung year 1959 na may minted of pieces na 10 million na 9%. At yung presyo po ng kanyang fine na kondisyon ay 30.73. So mataas ito, ano. At yung very fine po na kondisyon ay 14.50. So mas mahal siya dun sa mga ibang coins na nireview ko, ano. So may kataasan pala ang coins na to. At ito yung year na 1959. Ano, mabibili na po siya ng halos 31 pesos for its. So bali dalawang years po yung hinahanap po sa coins na yan, ano, at bibilin ko sa inyo. So ito po yung isa. Ito po yung year na 1962, ano, na may dami na 40 million 22%, ano. So na mas maraming minted of pieces to.
kaysa dun sa nauna na 1950. At yung fine po niya ay 8.70, so mas mababa po siya dun sa isa, no? Yan po yung fine na condition. At yung kanya pong very fine ay 12.18. So para sa akin, mga kasalapi, ay okay na po yan. Dahil kung iisipin po natin, ano, ay isang old quince na po yan na wala na, ano, hindi mo na siya magagamit sa pang-araw-araw na panggastos. At kung mayroon ka niya na naipon, eh pwede mo pang ipalit sa halaga na 12 pesos, ano, po yung kanina na umabot ng halos 31 pesos, ano. So kung may naipon ka niya na mga 100 pieces na lang o 50 pieces, so malaking pera na rin kung tutusin, ano, mga kasalapi. So bali ito nga yung update natin sa 5 centavos na ito, ano, at yan po yung presyo na ibinigay ko sa inyo base po sa pag-search natin, para wala namang malugi, ano. Pero meron din namang ibang kolektor na naghahabol ng mataas na presyo sa iba't ibang klase ng mga coins para makumpleto nila ang kanilang mga coins collection, kaya mas mataas ang bili nila. At yun nga, mga kasalapi, tulad ng dati, kung meron kang ganitong klase ng coins na may year na hinahanap ko, ay i-comment mo na lang yan dyan sa baba ng ating video para mapag-usapan natin at magkasundo tayo sa presyo na nakita nyo, ano. So hanggang dito na lamang ulit ang ating video. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kasalapi. At huwag nyo na pong kalimutan na i-like ang ating video at i-share sa iba, no? So hanggang dito na lang. Maraming salamat.